Nakakatawa nga yun. Kasi kasama ko siya lagi. Nagko-composing siya ng kanta niya. Hindi. Ang kulit pa ng tawa nun. Yung malakas na tawa. Sunod-sunod. Malakas. Kaya yeah, parang siyang loko-loko talaga. Parang Jologs. Na malakas yung appeal pag tawa ka talaga. Tapos yung mukha niya pango. Malaki. Tapos malaking mape. Parang negro. Tapos maigit. Tapos kalbo pa siya. Tapos lagi damit na maliliit. Pag tumaas siya hanggang dito niya, crop top yung dami. Itapos. Lagi sinasabi. Tapos minsan sa bahay natutulog yun katabi ko. Totoo. Ang cute niya. Gusto ko magkaroon ganyang kaibigan. Tapos isang beses, ganito sa bahay kami natulog. Sa kwarto ko. Tapos, hiniram niya yung tablet. Oo. Pinahiram ko. Sabi ko, bibigyan kita ng kumot. Diyan ka sa tiles. Diyan ka umiga. Tapos, takot siya. Oh, sige, basta pera mga tablet. Pinahiram ko. Sige, sell mo yun. Tapos, sabi ko, tulog na ako. Lapag mo na yung tablet niya sa may computer. Tapos, siya ito yung kama. Siya ito pa. Tulog ako. Tapos, mga bandang alas 3. Nakita ako, pagting ko sa baba, wala na siya. Wala siya sa ties, wala lang kumot. Hinahanap ko. Tapos, alam mo yung bubble cup, bubble chair. Yung parang ganyan, pero pabilog. Yung parang malam. Nakatulog. Nakaganto siya, doon nakakungkong siyang ganyan. Tapos, nakakumot. Sobrang lamig, nandun siya, nakaganyan siya. Tapos, ginisip ko. Uy, gagawin mo dyan. Lamig sa tayo. Tapos sa niya eh. Nialamig yung likod niya. Kasi kumot na yung binigay ko. Tapos, ko, tabi na lang tayo, liga. Tabi siya sa akin. Salamat. Salamat siya sa akin eh. Di siya malikot. Dragon, tawag namin doon pag natutulog, Dragon Ball. Bakit? Kasi katabi ko minsan yon, dito ako nakaharap. Tapos, siya doon. Tapos, bila siyang harap sa akin. Tapos, bila siya nga ganyan, oh. Sobrang sarap. Bilang nga ganyan, so. Sobrang... Minsan yung unan, ay yung kumot, binabalot ka mukha niya. Jesus ko, patawin. Oo. Papatawa ako sa iyo, eh. Tapos, natutulog kami sa abay ng kaibigan namin. Tawag nito. Aircon. Oo. Aircon siya, edi may kama. Ako dun sa kama. Oo. Ako sa kama. Oh, ang swerte mo. Oo, ako sa kama. Hindi sila, hindi ako pumapayo. Yung may-ari, saan to? Dun siya sa sahig. Hindi, dalawa kami sa kama. Okay. Yung may-ari. Dalawa kami. Tapos siya, saka yung tatlo, dun sa baba. Kailan kayo? Lima. Malaking kwarto. Oo, tapos nag-maraton kami. Tapos may ano kami, may pagkain. Oo. Tapos kapag alas 12 na lalabas kami. Oo. Ganito yung story. Lumabas kami alas 12. Labas namin. Tapos, bakit? Bumili kami ng pandesal. Eh may bukasan ng pandesal ng alas 12. Sobrang sarap. Kumain, tapos bumili kami ng yung sa kape. May kape kasi doon. Tapos bumili kami. Tapos palakad na kami pa uwi. Ang layo pa noon, mga 20 minutes para makapunta ka doon sa bahay. Layo, lakad. Tapos, siya yung nauuna. Siya yung nauna, sabi niya, una na ako. Punta na siya doon sa bahay, matutulog. Tapos, nagulat kami tumatakbo. Bakit? Hindi ko pala hinahabol ang pulis. No. Oh, may curfew. Tumatakbo siya. Hindi, takbo talaga. Kasi may mobile. Shower. Hala, ako nga pala. May police mobile. Tapos, ando kami sa, ano, burger. Ay, sa burger. Burgeran yun. Tapos, nandito dito. Gabot siya yung police. Uy, uy, uy. Pero hindi na tinuloy yung abot. Kasi hindi maabot yung police yun. Makulit yun. Nakasundo kami ng trip. Umakad na rin. Tagigan ko. Oo! May mga kumbaman banda-banda. Punta kami doon, pwede pong kumanta. Sabi namin na. Tapos ang kinanta pa namin yung mataas. Takbo siya eh.
Tak mo talaga yun, nakakatawa. Tapos kami daan-daan kami naglakad. Meron kasi yung bichoke dun sa labas, meron sa loob. Dun sa arcade? Sa labas. Oo, sa arcade. Dun kami sa labas. Para mas feel namin. Kumanta siya dun sa arcade. Ang kinanta niya yung ano. Ano nga yun yung... Oh, tama. Nearby! Gumaga. Tama. Wala akong pakialam sa inyo. Kumakanta siya dun sa labas. Nilaglagan namin.